Susunod na programa ay Rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Kapag pinag-uusapan ang mga pasyalan, lalo na kung usapang upland, unang maiisip ang mga waterfalls, kaya naman aming sinadya ang isa sa mga pinakadadayo na mga turista, ang Paigpig Waterfalls. Maganda ang lugar, maliban sa malinis at natural nitong ganda, ay nabubuhay din dito ang mga isda. Kakaibang maituturing ang waterfalls na ito dahil pagpapasyal ka dito'y daraan ka sa taas nito kung saan kita ang buong detalye at bawat sulok na kinababagsakan ng tubig. Maraming bumibisita sa lugar ayon sa mga taga rito, araw-araw sa kahit anumang buwan ng taon, dinarayo ang Paigpig Waterfalls. Kaya naman pinapanitili itong malinis. Hanpay nga na i-develop nga niya na ito ay kung ano, ta, ado na giti maratarimaan. Gapo dati panakatarimaan dati step, kalsada nga umay dito ay falls. Ken dati trail nga magapo ay manipod ti kalsada nga umay dito ay falls. So nga iso ti dinip-develop me. Malaking tulong rin ang hagdanang ito upang mapadali ang pagpunta sa mga mismong pwesto kung saan ine-enjoy ng barkada, ang malamig na hanging nagmumula sa malakas na pagbagsak ng tubig. Rutas na kung tawagin ay panawil ay sa mga matataas lamang na lugar tumutubo. Isa ito sa mga pinagmamalaki ng mga upland municipalities. Dito ay apo panawil. Dito ilang upland ti pakakitkitaan na dito ay. Dito ay panawil. No agtisabong na puraw kat mabalin nga silaan. Mabalin nga saladan, laukan timangga. Kat daytoy bunga na medyo umalsim nga sumamit no maloom. Kat day ti tabas na daytoy panawil. Sa ilalim ng mga nagtataasang puno sa Municipal Tree Park, karaniwang nakikita at nakukuha ang mga wild boars na kung tawagin ay alingo, at mga wild chicken na kung tawagin naman ay abuyo. Kakaiba ang tree park dahil sa taas ng century-old tree, makikita ang isang treehouse na siyang plano pa ng lokal na komunidad na ikumpuni at gawing mas accommodating sa mga bisita. Nandyan din ang mga benches na kung saan ay malayang makapaglalaro ng chess game ang mga bisita. Wala na sigurong mas nerve-wracking at thrilling adventure kundi ang pag-akyat si Skyline. Sinasabing nasa 3 oras o higit pa kung ito'y lalakarin at mas mapapadali ang pagpunta dito kung gagamitin ng motor kasama ng mga tinaguriang kamikaze riders. Bako-bako, maputik, matarik, at kakaiba ang daan. Sa itsura pa lamang nito'y talagang adventure na ang harapin ng mga dadayo sa Skyline.
bike pa rin. Kakaiba na yung weather dito. Mainit pero malamig. Mainit through saan. Pero yung climate dito malamig. And almost 2 hours we're trekking skyline. Hindi mo na kailangan magbaon dito kasi may mga fresh fruits pa dito na pwede mo na makuha gaya ng bayabas. Okay na siya. Tara. As you can see, andito tayo ngayon sa mountain ng San Emilio. As you can see, makikita mo yung karatig bayan, ang Quirino. From here, makikita mo yung view ng ano, magandang view. Makikita mo yung mga daan doon. As yung ilog. Ganda. Worth it. Sa ilang oras na paglalakad, ay narating din namin ang skyline. Ang skyline ay isang view deck kung saan nakatirik sa isa sa mga pinakamataas na bundok sa Cordillera at ito ay bahagi pa rin ng San Emilio. Dito marerelax ka at mapapawi ang pagod na sino mang pupunta. Breathtaking, fulfilling at may sense of achievement habang pinagmamasdan ng view mula sa taas ng bundok. Malamig at presko ang hangin, tahimik at mga natural na huni ng mga ibon at iba pang insekto lamang ang naririnig. Dito tayo ngayon sa view deck ng skyline ng San Emilio kung saan overlooking view ang mga karatig bayan gaya na lamang ng Quirino, Del Pilar at mga parts ng lowlands. To make your trip complete, dapat pumunta ka dito sa skyline.